Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ba ang anak ng Diyos? Mabuti po ba? Masaya po ba? Tingnan ko nga po kung masaya. Masupresa po ang Ama. Sa kalooban po niya, sa kapahintulutan niya, hindi man po ako ang nakaata sa Pasig ngayong araw na ito, subalit sa kalooban niya, ako po ang ngayon ang nasa harapan niyo sapagkat yung pong napag-atasan ay may iba pong ginampanan. Hello po. Nakahinga na po ba kayo? Kamusta po ba mga pakiramdam niyo? Sumigla po ba? Ang kinin niyo po, sa pagjo-joyful ninyo, pawis na lumabas sa inyo ang kinin niyo na kagalingan na inyong makakamtan. Amen po ba? Masupresa talaga ang Ama. Kadarating ko lang po, hindi ko po alam na ako ang tatayo sa harapan niyo. Mga minamahal na kapatid ko, lagi nga pong tinuturan, ang Ama ay mapagmahal. Patuloy at patuloy na nag-aalay, nagbabahagi at nag-aakay. Iba't ibang kaparaanan po ang ipinagkaloob niya sa atin, ang ibinigay niya sa atin upang tayo ay maakay sa dakong ito. Amen po ba? Amen. Subalit karamihan po ang mga naririto dahil po sa karamdaman ng kanilang katawan. Kaya po naririto dahil naghahanap po ng kagalingan. Totoo po ba ito? Para po akong walang kausap. May kausap po ba ako? Amen. Para po mga lumilipad ang mga isip ninyo. Mga kapatid, yamang kayo ay naririto sa dakong ito, naway kamtina ninyo ang marapat na matamo ninyo. Kung sino man po ang kalooban ng Ama na tumayo sa harapan ninyo, huwag kaiinipan na ito'y pakinggan ninyo. Sapagkat lahat po ng tatayo sa harapan ninyo, ang lahat ng ibabahagi nila ay naging kaganapan sa buhay nila at ito ay ibabahagi nila sa kalooban ng Ama. Sapagkat kung bilang pagkatao po, mahirap po talagang tumayo sa harapang ito upang magpatotoo. At lahat naman po ng mga ibinabahagi sa inyo ay pawang katotohanan. Mahirap naman pong ibahagi yung hindi totoong naganap sa inyo. Ano po? Mahirap naman gumawa ng kwento na hindi totoo. At nawa mga kapatid ko, sa bawat magbabahagi sa inyo, ito'y kapulutan ng kalakasan, kaliwanagan at pag-asa sa buhay ninyo. Lahat nga po na pinahihintulutang tumayo dito, kaya nga po pinahihintulutan upang mag-alay sa inyo, magbigay sa inyo kung ano ang nakamtan namin, kung ano ang naramdaman namin sa dakong ito, naway madama at makamtan nyo rin. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid ko, para po talagang wala akong kausap. Meron po ba talaga? Nawa nga po. Sapagkat sabi nga po, ipinadadama. Nawa nga po, isip at puso nyo, nawa ipagkaloob nyo ng lubusan ito. Yung mga alinlangan kagulumihana sa inyong puso at kaisipan ay atin po munang iparam. Amen po ba? Amen. Pumalakpak nga po tayo para mabuhay. Bilang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ay muling inakay niya sa araw na ito. At napakapalad natin mga kapatid ko sapagkat di lahat ng tinawagan niya ay tumugon sa kanya. Amen po ba? At kayo'y napakapalad ninyo. Patotoo lamang po na ang Espiritong Banal ang sumasa inyo sapagkat kung bilang pagkatao ay wala kayo sa dakong ito. Totoo po ba yon? Sino po ba ang bago? Baguhan? Yung mga first-timer? Taga saan po kayo? Welcome po sa gawain. At nawa nga, mahal na kapatid ko, naway madama ninyo ang alay ng dakong ito. Tulad nga po ng tinuran sa inyo, iba't ibang kaparaanan ang ibinigay ng Ama sa atin. Kaya tayo ay naakay sa dakong ito. Meron pong karamdaman
sa bilang katawan. O kaya po merong hinihingi. Meron pong nagsisiyam dahil mayroong gustong makapag-abroad. Di po ba? May mga ganun ano. Yun ba po mga may hinahangad? Lahat naman tayo ay may hinihingi, may minimiti sa dakong ito na hindi sa ating Panginoon. Nais ko pong ibaha ang sino man pong kalooban na tumayo sa harapang ito, nais ko pong ibahagi ninyo ang naging kaparaanan ng Ama, bakit kayo ngayon ay naririto. Kung meron naman po kayong minimithi sa dakong ito na hinihingi ninyo, nakamtan niyo na po ba ito? O kung hindi pa man po, nagtitiwala at nananalig po ba kayo na ito'y makakamtan ninyo? Amen. Eh, panigurado naman po lahat kayo ay nakatanggap na, no? Ano po? May nais po bang magbahagi sa inyo? Ano po bang kaparaanan ang ibinahagi ng Ama sa inyo kaya kayo ngayon ay naririto? Ako, sa bilang ako po, ako po ay naakay sa dakong ito na tulad nga po ng lagi kong tinuturan, mapalad po ako sa kabila ng kaliitan ng katawan ko. Hindi po ako naakay sa dakong ito nang dahil sa karamdaman sa bilang katawan ko. Tagarito lamang po ako. Akala ko nga po nung una, ang dakong ito, ang mga tumutungo ay yung mga may karamdaman lamang, naghahangad ng kagalingan. Subalit nang ako ay naakay sa dakong ito, doon ko po napatunayan na hindi lamang po pala karamdaman ng katawan ang pinagagaling dito. Lahat po ng kagalingan na minimithi natin ay kayang ipagkaloob sa dakong ito kung tayo lamang ay tatanggap at magtitiwalang ganap. Amen po ba? Nung hindi lamang po, halos lahat po kaming mga lingkod, mga alagad sa dakong ito, cops, katulad din po, kami po ay naging katulad nyo rin na nakaupo. Ako po, nung ako po ay naakay sa dakong ito, tulad nyo rin po ako na nakaupo lamang, tagapakinig. At nang sa simula po na ako ay tumungo sa dakong ito, ang pinagagana ko lamang ay ang mga mata ko. Sapagkat, totoo naman po, di po ba, sa unang pagtungo mo dito, eh magmamasid ka muna. Di po ba? Kung ano po ba ang gawain ito? Kung ano po ba ang ginagawa sa dakong ito? Mga ilang araw pong naganap sa akin ito, mata ko ang ginagamit ko. Lahat ng ginagawa dito, pinagmamasdan ko. Subalit, patuloy at patuloy ako ay naakay sa dakong ito. At sa ilang araw na pagtungo ko dito, nang manawa na ang mata ko, at nang mabatid ko na po, yung mga nasisilayan ng mata ko, natuto na po akong gumamit ng tainga ko. Ito na po ang ginamit ko. Nakinig na po ako. At sa pakikinig ko sa dakong ito, doon ko po nadama na iba ang pandama ko, na iba ang pananaw ko. Sa mga naririnig ko, mga banal na aral sa pamamagitan ng Apo Kunching at ang iba pong mga kapatid na ginagamit na tumayo sa dakong ito, kung tuwiran lamang po nating pakikinggan, talaga pong madadama natin na buhay siya sa dakong ito. Hindi po tao sa tuwi na ang nag-aalay sa inyo. Kahit po iba't ibang katauhan ang tumayo sa harapan nyo kung inaangkin ninyo na hindi tao ang nangungusap sa inyo, madadama nyo na kakaiba nga ito. At nawa mga kapatid ko, maging gayon din kayo. Sa pakikinig ninyo, hindi lamang basta makinig kayo. Lahat ng pinakikinggan ninyo, pagnilayan ninyo, pagbulayan ninyo, itimo sa puso't isipan nyo, at tuwirang kayo ay makatatamo. Hindi po yung narinig nyo sa kabilang tenga ilalabas sa kabila ito. Talaga pong walang makakamtan kayo. Subalit kung ang pakikinggan ninyo ipasok sa tenga nyo, at ipanahan sa puso nyo, tuwirang maiiba ang pandama ninyo. Madadama yung buhay na buhay siya sa dakong ito. Amen po ba? Ngayon naman po, sino po ba ang nais magbahagi yung naging kaparaanan ng Ama upang maakay siya sa dakong ito?
May nais po bang magbahagi sa inyo? Mga kapatid, huwag po kayong mahiya tumayo sa harapang ito. Ang kininyo, ang sino mang tumayo sa harapang ito, napakapalad ninyo. Sapagkat kalooban na Ama na kayo ay tumayo sa harap upang mag-alay sa mga kapatid ninyo. Di po ba napakasarap mag-alay, magbahagi? Di po ba? Hello? Para pong napakatahimik ninyo. Napakatahimik ninyo. Naninibago po ako sa inyo. Mga minamahal na kapatid ko, naway huwag pagmasdan ng bilang pagkatao, kundi ang namnamin nyo'y ibinabahagi sa inyo. Kung tuwiran lamang tatanggap kayo, magtitiwalang totoo. Tuwirang may madadamang kakaiba kayo. Sa bilang katauhan na hindi gagawin ito, subalit sa kalooban ng Ama at pag-aatas niya, tatalima ako kung ano ang marapat na ibahagi sa inyo. Kaya mga minamahal na kapatid ko, naway huwag mahiya kayo tumayo sa harapang ito. Magbahagi kayo sa mga kapatid nyo at wirang kagalakan ang kakamti ninyo. Sino po ba ang nais magbahagi sa inyo, mga minamahal ko? Korena, salamat po. Salamat mahal na kapatid ko. Naway ang kinin mo na napakapalad mo sa araw na ito. Baguhan ka man, subalit nadama mo ang alay ng dakong ito. Buhay po ba, Diyos? Alam ko na ako po ay bago. Dati po ako born again ako. Kasi po, nung isang araw po, dumaan po kami rito ng mga niya. Meron pong nagpapatotoo dito, kinanood ko. Dahil may literato po ako sa akin doon sa kwarto ko, si Mama Mary, o Jesus, manalig ka. Nandun eh. Nung makita ko po yun na hindi pala dadaan ako na... At tinitingnan ko pala dito na kaiba. At pinadama sa akin ni Mama Mary yung nung gabi na para akong pinupupot nung bigkasin ko siya, nawala. Sabi niya sa akin, anak, hanapin mo ko. Nung pong umaga na yun na naisip ko na ipakita sa kanya yung sinabi niya. Bago po ako lumusong sa bukid, sabi ko nga, Mama Mary, tutulungan ko muna yung mga tao doon at kailangan po kasi tubig ngayon eh, napakahirap po ang tubig. Ginamit ako ng Panginoon sa mga tao na bagamat mahirap kausap ang mga ibang tao, nakukuha po sa pakiusap. Dahil pag ginagamit ka ng Panginoon, lagi kang mababa at hindi mo pinakikita sa mga tao yung kataasan. Ako po sa buhay ko, ala na po kang asawa, pero ang tinitingnan ko na lang po ang Panginoon. Dahil hindi niya ako pinababayaan, saan man po ako dako pumunta, baliwag man, paitan man, pansumalok man. Marami pong tao diyan mga loko. Pero ang sinasabi ko, walang laban sila sa Panginoon. Ang Ama ay laging nakagabay pag matuwid ang ginagawa mo. At lalo na pong lalo... Lalong-lalo na po ngayon talagang nayam-yam ko ngayon ang sabi nga ni Apo Konching, yung pong nauna, merong naunang nauhuli, meron namang huling nauna. Ako po ngayon ay nauna. Dahil nandito po ako, taglay ko po ang Panginoon, hindi po ako nahihiya, dahil ang Diyos na buhay ang itinatayaw ko dito. Tayo pong lahat, pwede tayong tumayo. Tayong lahat ay pwedeng magpuri sa Panginoon. Tayong lahat, ibahagi natin yung kanya-kanya nating ibinigay ng Diyos. Sayang ang ibinibigay na katawan lupa sa atin ng Panginoon pag hindi po tayo tumayo rito. At ang itataas lang natin ang Ama.
Ako po sa buhay ko na ngayon, bagamat po ako'y baguhan, tinitingnan ko lang po yung mga mensahe. Namumulot po ako ng maganda. At yalis natin yung kataasan, ang ipilit natin yung kababaan. Ako po sa buhay namin na nakikita ko talagang doon po sa Pangklara, kung ano po ako ngayon, aabutan niyo ako, ganun din ako. Hindi po ako marunong magsalita ng hindi na makapagdaramdam sa kapwa. At ako po sa buhay ko na ngayon, nakikita ko po si Apo Kunching na ginagamit ng Panginoon, hinimay-himay. Talaga po sa Bible, meron po siyang, ang Panginoong Jesus ay meron siyang hahihirangin na tao na magpapagaling. Hindi po lahat pinipili niya po, tinihimay-himay niya. Yung po dapat na karapat-dapat. Malinsang puso, mababa ang loob. Yung pong naunawaan niyan lahat yung mali. Kaya ako sa buhay ko, marami pong salamat bagamat ako'y bago rito na namamasdan ko lahat. Yung pong may mga sakit, tayo ay magbigis at maniwala sa Panginoon. Lahat ay tatanggalin yan. Dahil hindi po doktor ang makapagpapaalis. Dahil natunghayan ko sa ospital, sa UST, marami po yung mayayamang namamatay. Maraming doktor ang hindi tumatawag sa Panginoon bago siya mag-opera. Dahil nakita ko po doon sa aking pabiyak na aking asawa, inopera po sila, wala po silang quorum. Sabi ko, ako na lang nanalangin. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo po sila ng maayos na isip, kamay na gagamitin sa pagbiyak sa kanyang katawan. Ngunit, yung pong iba, sabi nga po nung iba, hindi po pala nananalangin yung iba. Kaya nagkakakontra-kontra sa operating room ang mga doktor. Kaya tayo, nandirito, talagang umasa na lang tayo sa ating Ama. Kaya marami pong salamat sa mga nandirito. Nagpapasalamat po ako lahat sa mga elder po rito na ng katayo. Diyan po mga tatanda na nandirito na nakikita ko naman po talagang lahat po sila na talagang ginagamit ng Panginoon. Taglay po nila ang kalakasan at taglay po ang kagandahan ng kanilang pangangatawan. Marami po salamat. At binabalik ko na sa Ama ang papuri. Maraming salamat, kapatid. Kapatid na Amang Kalma, na taga Pangkalara. Napakabuti po ng Ama. Pangatlong araw lamang po niya dito. Subalit, tignan nyo nga po, ang lakas ng kalooban niya na kalooban ng Ama na tumayo sa harapang ito upang ipahayag ang kadakilaan niya. Tulad nga po ng sinabi niya, wag po nga nating ikahiya, ipahayag, ipangalandakan ang kadakilaan ng Ama. Di po ba? Yun po minsan yung mga nararamdaman natin. Kumisan po may nararamdaman tayo dito na parang kumakabok pero parang mas tinatalo ng hiya, yung takot. Wag po, alisin niyo po yung hiya, yung takot, kundi yung galak na ibinabahagi sa inyo, kung paano kumilos siya sa inyo, wag po ninyong ikahiya na ipahayag, ipagsigawan ito bilang pagbabalik ng pasasalamat papuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi lang naman po tayo kailangan na sa salitang tao ay kabig ng kabig. Huwag lang naman po tayo yung tanggap ng tanggap. Kailangan matuto rin po tayong magbigay. Ito lang naman po ang maibabahagi, maibabalik natin sa Panginoon. Ang ipagsigawan, ipangalandakan ng kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba? At nawa mga kapatid ko, lahat tayo magkaroon ng lakas ng kalooban na ipagsigawan kung paano kumilos ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Maraming salamat kapatid ko sa pangatlong araw na nadako ka sa banal na dambanang ito ay nadama mo ang banal na espiritu. Totoo naman po yung tinura nyo, kahit saang dako ka man, saang ka man tumungo, basta sa isip at puso mo ay di siya nawawalay, talagang madadama mo na buhay siya sa inyo. Ngayon naman po, para po kasing inaanto kayo, ano po? Nais ko pong gisingin kayo sa pamamagitan ng isang awitin. Nais ko pong tawagin. Talaga pong ito tuwin ay galak na galak. Parang nagpupumiglas ang puso niya.
awitan ng ating Panginoon. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Mirna Andrada. Muli po, Ama, purihin at dakilain ka sa bawat araw ng aming mga buhay. Natuwirang ikaw ang nangunguna at nagahari. Salamat po at tuwirang nagpapadama ka sa bawat mga anak mo na tuwirang naghahanap sa iyo. Salamat po, Ama. Naway kalugdan mo kaming lahat sa papuring awit na ito. Amen. Buhay po ang Diyos! Kanina po, habang nagsasalita, habang nananawagan ang ating Ama, ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na kapatid bilang facilitator, parang gusto ko na pong tumindig sa maiksing awitin bilang pagpupuri sa Panginoon. Kahit po dalawang istansa lang, subalit hindi ko po maintindihan bakit nawalan ako ng lakas ng loob na mauna. Sapagkat nga po halos sa bawat araw, kapuri-puri ako'y tinatawag sa harapan ng Panginoon. Salamat po. Yung pong ituturan ko, itinura na po ng mahal na kapatid natin, na si kapatid na Dory, na kung sino man po ang tawagin ng Panginoon dito sa harapan ay huwag pong mahihiya. Maiksiman, mahaba ang ipapahayag. Maganda man o pangit sa palagay niyong inyong awitin, huwag po nating pahindian ang Ama sa kanyang panawagan. Sapagkat katotohanan po, sa dakong ito, Ama ang tumatawag sa atin, siyang gumagamit sa atin. Kaya po muli, batid ko po na napakaraming magbabahagi at ang kanilang ibabahagi ay ugnay-ugnay sa panibagong hiwagang ipinaganap ng Ama sa buhay ng nilalang at salamat po bilang ako'y naging isang kabahagi ng kaganapan. Kaya po Panginoon, naririto kami magkakapatid, pinupuri ka namin ng walang hanggan, walang katapusan. Mga kapatid kong minamahal, iilan lamang po ang liriko ng awiting ito, kaya't maaari po tayong magsabay-sabay. Nais ko pong unahin ang papuring awit sa iyo, bago ang pagpapahayag ng mga kapatid ko sa kahiwagaan mo. Amen. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga pagpapala mo, kahanga-hanga ka Kristo. Salamat po sa'yo. Tayo pong lahat, purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. Salita mo'y hindi kukupas magpahanggang wakas. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at
ay O Diyos ang iyong kapangyarihan. Jesus, salamat po sa iyo sa gabay at patnubay mo, sa kahiwagkaan mong alay sa tao bilang mga anak mo. Purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilan. Salamat po, Ama. Maigsi man ang aking awitin, subalit ang papurit parangal na ito ay nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Walang hanggan ang kadakilaan mo, ang kahiwagaan mo. Natuwirang ikaw ang aming Panginoong Diyos na buhay, na aming pinaglilingkuran, na sa pamamagitan ng mga banal na salita mo, na tuwirang inihahayag mo dito sa mundo, sa pamamagitan ng anak mong kinalugdan bilang apo kunching ito. Buhay kang totoo. Salamat po, Ama ko. Amen. Maraming salamat, mahal na kapatid ko, sa napakagandang inawit mo at tinig mo na damang-dama na mula sa puso ito. At ngayon naman po, nais kong tawagan ang mga kapatid na ito upang patotohanan sa inyo ang sino mang tumanggap nagtiwalang tapat sa ating Panginoon sa tuwing ay masisilayan niya ang hiwaga niya. Madadaman niya kung paano kumilos siya sa buhay. Nais ko pong tawagan ang unang kapatid na ito upang ibahagi sa inyo ang kahiwagaan ng ating Panginoon. Nais ko pong tawagin ang kapatid na Josie Tulpo. Ama, maraming salamat po sa pagbibigay muli ninyo sa akin ng pangitain. Ipinasilay muli ninyo sa akin ang kalooban na kung ito ay nararapat na ibahagi ko upang ang aking mga kapatid na di lubos na nakakakilala sa inyo ay magkaroon ng mas malalim pagkikilala at pagtanggap sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat at alam ko po ang pagparito po ninyo ay muling pagtawag sa inyo ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Kung kayo po ay tinatawag ng ating Panginoon, ano po ba ang iyong tugon? Tama na po ba na tayo ay naririto? Tama na po ba na tayo ay nagbabata upang makarating sa dakong ito? Yun po ay isang mga tanong na kayo lamang ang makakasagot sa mga puso ninyo. Subalit ang mahalaga ay maibahagi ko sa inyo ang isang pasilay ng ating Panginoon ng madaling araw kanina. Ako po ay nakatulog ng maaga, nakagising ng mga alas dos, hindi na po ako makatulog, at yun po ay sabi ko sa sarili ko, hintayin ko na ang alas tres upang makapagdasal. Subalit mga 2:30 po ay alam ko po na napatulugan ko na hindi na po ako nakaabot ng alas tres. Subalit sa aking pong pakiramdam at sa aking diway ay ako po ay nagdarasal
Ang una po ang English ng 3 o'clock prayer. Subalit pagkatapos ko pong nagdasal ng 3 o'clock prayer sa English, parang sinabi kong mas nararamdaman ko ang pagdasal ng 3 o'clock nasa Tagalog. Kaya po nung dinasal ko po ang 3 o'clock sa Tagalog, ay doon ko po naramdaman ang pag-aalay. Inialay ko po ang katawan, kaluluwa't katawan ko. So inalay ko po ang buong buo, pero hindi ko po alam kung ako ay gising, kung ako ay tulog. Pagkatapos ko po yung dinasal ang ating 3 o'clock prayers Tagalog, doon ko po nasilayan ang isang napakaliwanag, isang hagdan, at mayroon po akong nakitang nakadamit pang kasal. Wala po akong ibang nasa isip ko, kundi ang ating mahal na Apo kong Chinyeng. Amen po ba yun? Naniniwala po ba kayo na ang aking nasisilayan ay si Apo kong Chinyeng? Palakpakan po natin ang po. So habang pong umaakyat ang ating mahal na Apo sa hagdanan, ang pangkasal po niya ay mahaba ang belo, mahaba ang train ng kanyang pangkasal, at habang po umaakyat siya sa hagdan, lumiliwanag, at nandoon po ay parang gold at saka puti. Lumabas po sa pintuan sa dulo ng hagdanan, at nang pagkalabas po ng maliwanag na yon, dumami ang anghel sa paligid. Meron pong mga nakatrompet, meron po naman yung nakaupo lamang, meron naman po yung parang galak na mga anghel. Subalit kami ang siya nasisilayan ko po na yun, nagdasal ako. Sabi ko, Ama, who are you? Sino ka ba? Sabi ko, sino ka ba talaga? Kasi it's amazing scene. Para bang hindi mo talaga mawaring kung ikaw ay nagkikwento, hindi mo mabigyan ng tamang description yung scene na yon, kundi yung ikaw ay nagagalak. At doon po ang sagot niya, ako ay pag-ibig, I am your hope, I am your creator, I am your everything that is talagang mabuti para sa tao. At yun po ay napahiya ako. At yumuko ang aking ulo. Sabi ko, Ama, sino naman ako? At ang sagot sa akin, Anak, ikaw ay akin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na ikaw ay akin, so ibig sabihin, ayaw niya na tayong mawalay sa Kanya. Dahil hindi na natin siya kailangan na matiis na wala na siya sa atin. Lalong-lalo na siya, hindi na niya tayo matiis na mawalay sa atin. Nasa atin lamang kung paano natin siya tatanggapin muli kung tayo ay nagkasala. Ang sabi nga ng Panginoon, I want to heal you, but I don't want you to be in the recovery all the time. So, ibig sabihin, spiritually sick tayo, ang gusto ng Panginoon, gamutin tayong lahat. Subalit ayaw niya, pag ikaw ay kagaya, ihambing natin sa ospital, ninoperahan ka, napunta ka sa recovery. So, ayaw niya yung lagi kang nasa recovery. Minsan, hindi mo alam kung ikaw ba ay maliligtas o ikaw ba ay susumpungin sa recovery. Kaya yun nga po, yung iba nag-i-stay sa recovery 4 hours, 7 hours, one day. Subalit ang Panginoon, ang gusto niya, pag sinabi niya, I will heal you, but I don't want you to stay in the recovery. So, ibig sabihin, pag hinil ka ng Panginoon, you are healed completely. Ikaw ay magaling na, nawala ka ng babalikan pa. So, ibig sabihin, yung mga kasalanan natin na pinagsisihan natin, hiningi natin ng tawad, dapat hindi na natin yon binabalikan. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sino naman ang makakagawa ang pagbabagong noon? Ang Espiritu. Sa katauhan ng ating minamahal na ating Apo Chinyeng,
lahat ng mensahe niya araw-araw. Ano hindi, nawawala ang pagbabago. Hindi po ba? Lagi ninyong naririnig na magbago na kayo, mahirap. Sapagkat ang sabi ng Ama, kulang na ang panahon. Nagmamadali na ako. Sapagkat ang Diablo, nagmamadali na rin na kumuha ng mga kaluluwa. Sapagkat malapit na siyang matapos na ibinigay ng Ama sa kanya kung ng pag-rule, to rule the world. Sapagkat on the 20th century, hiningi ng Diablo na ako naman, pabayaan mo ko to rule the world. So binigyan siya ng Panginoon, kaya hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon na mapunta sa kanya. Kaya ipinadala niya ang kanyang espiritu upang gabayan tayo, upang hindi tayo mawalay sa kanya. At nagpapasalamat po tayo at nakilala natin ang isang Apo Kunching na kumakatawan sa espiritu. Sapagkat kung espiritu lamang, nakikita ba natin siya? Naririnig ba natin siya? Paano na tayo gagabayan na hindi natin nakikita, hindi natin naririnig? Dahil espiritu ay espiritu, nangangailangan ang isang tao kagaya ng ating Apo Kunching. Kaya, mga kapatid, sa ipinasilay na ibinahagi ko sa inyo, pagnilayan po natin, pag sinabi niya, Ama, sino ako? Ikaw ay akin. So, mga kapatid, kung tayo ay para sa Kanya, pagnilayan po natin kung paano natin gagawan ng upang siya ay malugod, upang siya ay mapasaatin tayo sa Kanya. Kaya, hanggat maaga pa, hanggat kaya pa natin, gawin natin ang ikimabuti. Amen po ba yun? Magandang umaga po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Napagnilayan po ba ninyo ang binahagi niya? Nawa nga po, tayo lamang po ang makasasagot kung talagang tayo ay nasa kanya na. Sabi nga po ng ating kapatid, ang Ama'y nagdudumali na at nawa nga tayong mga anak niya ay magdumali na rin na magbalik sa kanya. Amen po ba? At ngayon naman po, tatawagin ko ang isang kapatid upang susugan ang kanyang mga ibinahagi sa inyo. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa ating kapatid na si Marie de la Cruz. Salamat po, kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagnilay po ba kayo sa bahagi ng aking kapatid na si kapatid na Josie? Siguro po sa hindi pa malalim ang pangunawa sa Espiritu, magtataka kayo kung ano ang sinasabi ng ating kapatid. Subalit kung may pangunawa na kayo sa Espiritu, mananamnam nyo ang ibig niyang ipahiwatig sa inyo. Amen po ba? Nauna po si kapatid na Josie sapagkat yung pagbabahagi namin ay sunod-sunod, kaugnay sa Espiritu, kung paano nga ba kadakila ang ating Panginoon sa bawat anak niya na tapat na naglilingkod sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po ng Panginoon, lahat ng matapat niyang lingkod ay hindi niya pababayaan. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Lakas po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Sino man tapat na lingkod ng ating Panginoon na hindi nagpapasubok sa kalaban, kailanman ay hindi niya pababayaan. Sa huling segundo ng kanyang buhay, ipakikita ng Panginoon kung gano'n siya kahiwaga at kung paano niya pakikilusin ang kanyang espiritu sa pamamagitan kung paano niya ipagkakaloob ang buhay sa isang tao. Amen po ba? Noong pong Lunes, hinatid ko po si kapatid na Josie sapagkat tumaas po ang BP niya papuntang Maynila. Nung pagbalik ko po, asa bandang Tarkan ako gabi na po noon, tumawag po sa akin si kapatid na Per. Sabi niya sa akin, kapatid, nasaan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa Tarkan. Sabi ko, bakit? Kasi po, ganito ang nangyayari kay kapatid na Marisa. Kinakapusan na siya ng oxygen, di siya makahingagan. Sabi ko agad sa kanya, sige, magpainit ka ng tubig.
mainit na mainit, tapos ano mo sa towel at punasan mo yung katawan at magpakulo ka pa ng maraming tubig. Kala nyo po, maililit yun, ano? Kasi magpakulo ng maraming tubig eh. Palakpahan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, habang akin ang sakya, nagninilay ako, pagbaba ko, dumiretso agad ako sa kanilang tahanan at nakita ko ang senaryo, nakaupo sa sala, malapit sa kanyang statue ng pagkabuhay. Habang ano po ang kanyang hininga, halos wala na, hinahabol niya po ang hininga sapagkat yung po kanyang tumama sa kanya ay yung pong ano, sa spinal column, sa lamig. So, para pong ano, wala na siyang lakas, hindi niya kayang igalaw sapagkat napakasakit. Habang tinititigan ko po siya, sabi ko, sige, kumuha ka ng mainit na tubig. Kumukulo po talaga. Talagang nilubog ko yung towel. Halos pinapalipit ko pong ganyan. Halos gumaganyan ako, sobrang init. Subalit, hindi ko yung inalintana sapagkat ang nais ko'y mabigyan siya ng first aid. Nilagay ko yung towel dito sa tiyan, dito sa puso, at dito sa kanyang likod. At hinilamos ko ang mainit hanggang medyo nagkakamalay. Subalit, kinakapos po siya ng oxygen. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa sapagkat alam ko na ang Panginoong Diyos ay naroon sa amin na yon. Dahil ang lagi ko iniisip, sino mang matapat na lingkod niya na nagtitiwala sa kanya, kailanman ay di niya pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Habang nasa ganun po kaming senaryo, natataranta ang kanyang magulang at umiiyak, ne, sabing ganyan, sapagkat ganun po ang magulang. Amen po ba? Sa karantahan niya, hindi niya na alam ang gagawin na hindi na pala tama yung ginagawa niya sapagkat nakapokus siya sa kanyang anak. Ganon din po si kapatid na pero natataranta dahil bago ako dumating, siya lang ang nag-aayos lahat. Siyempre po, pag nakikita mong ganon ang kasama mo sa bahay, nai-stress ka na. Amen po ba? Subalit purihin po natin ang Panginoon sapagkat nung banda pong 8:30, sabi po ni kapatid na Marisa, kapatid, hindi ko na kaya. Sabi po ni kapatid na Pearl, kapatid, huwag kang sumuko. Pero talaga pong kinakapos na siya ng hininga hanggang maitim na po yung mga kamay niya. At yung labi niya, maputla na, parang ala na po talaga siya, tapos malamig na. Kahit ibabad yung paa niya, wala siyang naano. Tapos sumuka po siya ng dalawang palangga ng tubig. Imagine niyo po yun, may kinain siyang kanin pero wala siyang sinukang kanin, kundi puro tubig. Ang purihin po ang Panginoon sa kabila ng ganong senaryo sa kanya, pagka nag-blow po siya, umiinom po siya ng isang basong tubig na maligamgam, naiinom po niya yon. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Nung ganun pong senaryo, eto na po ang pinakamatindi. Nung mag-aalas 9 na po, habang ganun po, talaga pong yung oxygen pinipigil na kasi po na magana po lahat yung mga ugat sa spinal. Baga sa ito na po ang nagpaparoon ng comatose o stroke o cardiac arrest. Yun po ang cause. Kasi yung hangin natin, napipigil na yung dugo natin na mag-circulate hanggang parang makukulapso tayo, wala na. Nung ganung ano, sabi niya, inilalagyan ko siya ng beam po rito, tapos sa heart, at sa back niya, pinupunasan ko, wala na siya talaga, wala. Pero nakikipagniig ako sa Panginoon, sa banal na Espiritu, habang si kapatid na per, sabi niya, kabing ganun, Ama, kasi umiyak na po siya, kasi wala na, inalay na po ni kapatid ang kanyang buhay. Eh. Sabi niya po kasi, hindi ko na kaya, ibibigay ko na. Tapos po ang sabi po niya, sabi ko, niyugyug ko po ang kamay niya. Kapatid, gumising ka. Talaga pong with full power po yung pagsasalita ko, hindi ako nagpakita ng nervyo. Sapagkat kailangan po, pag may ganyang senaryo, huwag kayong magpapanik sapagkat lalong hihina ang pasyente. Tandaan niyo po yan. Sabi ko, kapatid, gumising ka, sabi kong ganon. Umiiyak na po sila, sabi po niya, Ama, huwag po. Umiiyak din po ang nanay niya, sabi ko, huwag po. Naalala ko ang sabi ng Espiritu, Marisa, hindi ko pa itutugot ang buhay mo. Tutugutin ang buhay mo sapagkat marami ka pang gagampanan. Yun ang pinanaligan ko sa isip ko at tinanim ko sa isip ko. Nung winagwag ko po ang katawan niya, ang sabi po niya, tumingin po siya sa akin ganyan. At pagkapikit ng mata niya, tumingin lang siya sa langit na ganyan, pumatakan luha niya. Ginanyan niya ang kamay niya, wala na siya buhay. 5 seconds. Lumuhod ako, kinagat ko ang kanyang daliri sa paa. Kasi yun na lang po ang last choice. Kasi doon nagmumula ang oxygen natin sa hinlalaki ng paa. Kinagat ko po, nung ikatlong kagat ko, bigla po siya nabuhay.
purihin ng Panginoon. Buhay siya. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nga po, kung sa mga sandaling iyon ay hindi ako nakakuha ng katatagan sa ating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, wala po kaming kayang gawin sa kapatid ko. Kahit ibinibigay ang ano ng Espiritu sa amin, subalit kung kami mismo ay magpapakita ng kahinaan, wala kaming maibibigay. Amen po ba? Kaya po, kung tuwirang nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon, walang imposible na hindi niya ipagkakaloob. Doon lang po ay pinakikita ng Panginoon na sa Kanya ang buhay, sa Kanya din ang kamatayan. Amen po ba? Subalit, kung ikaw ay tapat at nananalig sa Kanya, na buong puso mong binibigay sa Kanya ang pagtitiwala, at nananalig ka sa binigay niyang salita, kaganapan sa iyong buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po nung nahimasmasa na po siya at okay na po siya, si kapatid na Per po medyo nataranta nung ano eh, sa halip na pupunasan po, sa kanya po ipinunas yung mainit na tubig. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganun po talaga ang tao pag nagtataranta, kasama po yun. Subalit, pag nandun na kayo sa case na ganun na actual sin, alisin po nyo ang taranta. Ipagkatiwala nyo sa Panginoon, makipagniig kayo sa Kanya para magawa nyo ang marapat at mabigyan nyo ng first aid ang isang tao na nangangailangan. Amen po ba? Kaya po, pinupuri, pinasasalamatan ko ang ating Panginoon sapagkat bilang lingkod niya na alagad, na hinirang ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ngayon tinatamasa namin ang ipinagkaloob sa amin na kung gano'ng nga ba kapalad ang lahat ng hinirang ng banal na espiritu. Palakpakan po natin ang ating mga sarili, mga alagad. Palakpakan po natin ang bayan ng Diyos. Iba't iba po kasi ang pinagdadaanan ng mga alagad. Marami pong mga talagang mabibigat pero instant healing ang bawat isa dahil sa kanilang katapatan. Amen po ba? Inahawol po nila kasi ganito po yun eh. Bago po ako nawala ng ngipin, ang huli ko pong kinagat na paa, yung kay kapatid na Chris. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kasi po, ganun din po nangyari kay kapatid na Chris, nawalan din po siya ng buhay. Subalit last choice po, yung oxygen, yung po ang huling kinagat ko, bago ako nawala ng ngipin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon po, nabago ang ngipin ko. Yun po, nabasalan ni kapatid na Marisa. Kaya salamat po sa dentista ko. Matibay ang ngipin ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa Panginoon. Kaya yun po, ang pangyayari po sa isang tao, minsan malungkot, pero may kahalong katatawanan. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ayaw niya lagi tayong nalulungkot. May pagdalisay man, may kalungkutan, subalit sa huli kagalakan ang ipinagkakaloob sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya ano po ang nais kong ituran sa inyo? Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay natin ngayon, gano'n man kabigat ang pagsubok na sa palagay niyo ay malalaglag na kayo sa bangin. Huwag kayong mag-alala. In last second, iyahangan ko kayo ng Panginoon. At ipakikita niya kung gano'n siya kadakila sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ngumiti kayong lahat dahil mapalad tayong lahat. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nagpapasalamat kaming mga alagad na hinirang ng banal na espiritu sa dakong ito sapagkat yung pagbabata namin, kung ilang taon man kaming nananatili sa dakong ito, inaani po namin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa mga bagay na ipinasisilay at pinararanas niya sa amin, pagdalisay, subalit ipinakikita niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, ang Diyos ay laging nariyan, hanapin lamang natin siya, magpakatotoo tayo sa Kanya. Walang imposible na hindi niya ipagkakaloob ang ating kahilingan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Hi. Pasensya na po kayo, overexcited. Ito pala yung MC. Maraming salamat, mahal na kapat. Buhay na buhay po bang Diyos? Amen. Sa taong nagtitiwala at nananalig sa Kanya, tuwi na ay buhay na buhay siya. Tignan niyo po yung mga anak niya na nagtitiwala at nananalig sa Kanya.
ibinabahagi niya ang karunungan, ang marapat at karapat dapat na gawin, ano man na maging kaganapan. Sa bilang pagkatao nga po, ano nga po ba ang kabatiran sa mga ganong kaganapan? Subalit kapag talaga pong dumulog ka sa kanya at alam mong, alam ng ama na kailangan mo, sak lolo'y idaratan niya. Kaya nga po napakahiwaga ng ama, kumikilos siya kahit di natin nakikita. Amen po ba? Ngayon naman po, nais kong tawagin ang ating mahal na kapatid. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ng ating mahal na kapatid na si Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman upang sa dakong banali kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang ganap ikaw ay masumpungan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Salamat sa dakilang Ama sapagkat tunay at tunay na patuloy siya nagpapakilala sa bawat isa. Alam niyo po, bago ko po susugan yung binahagi ni kapatid na Marie, nais ko lang pong ibalik tanaw yung mga senaryo kung paano yung kaukulan na kung andito po kayo, nagpatutuo po ako isang linggo, halos sabi ko nga hindi ako nakakadama ng pagod. Yun po pala, manhid na ang buong katawan ko. Hindi ko nararamdaman ang pagod. Ang gusto ko, laging may ginagawa. At sa kalooban ng Ama, doon ko po napatunayan na ang lakas ng Panginoon ay hindi kaya ng tao. Amen po ba yun? Nang maganap po sa akin yun, wala po ako naramdaman. Na sabi ko nga po, bilang isang alagad, kami pong naglilingkod sa dakong ito sa pamamagitan po ng mahal na Apo. Nung Sabado lang po, anong tinuran? O mga alagad, ang ating mahal na Apo, dinadalisay, humanda kayo. Tayo naman ang kasunod, ako po pala ang kasunod. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, purihin, dakilain ang ating Panginoon, sapagkat patuloy lamang na ang demonyo ay nasa tabi lang. Amen po ba yun? Subalit, doon mo naman makikita kung paano ang Diyos ay nangangalaga sa'yo kapag ayaw kanya ipagapi kay Satanas. At yun po ang kaganapan sa buhay ko, na sabi ko nga po, 2 days, nung Saturday po, nung naidlip ako, na napanaginipan ko po na ako'y naka-wheelchair. Nung time po na yun, hindi ko po binigyan ng pansin dahil alam ko, pangit po yun eh. Sabi po ng Banal na Espiritu, pag pangit, huwag mo angkinin. At nung gumising po ako ng linggo, na plano ko pong magsimba, ito pong kalahati ng aking, itong kaliwa po, hindi ko na po maigalaw. Subalit, manhid lang to eh. Manhid lang. Alam niyo po, nung mga time po na yun, tumindig pa rin po ako, sabi ko, okay lang ako, wala akong nararamdaman. Ang pinagtataka ni kapatid na Pearl, yung lamig ng panahon, ang aircon po ay nilalagay ko po sa 16 degrees, yung lamig. Hindi ako nagkukumot, hindi ko nararamdaman yung lamig na yon. Kaya sabi ko, sobrang lakas po, no, yung ibinigay ng lakas sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, kahit may ginagawa ako, hindi ko nararamdaman yung pagod. Yun po pala, manhid na po pala ang buong katawan ko. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang kaganapan po na yon ay higit na nagpasilay sa akin kung gaano kahiwaga ang Diyos na bumababa at umaakyat sa kalangitan para apuhapin ang tao. At hindi man mahawakan, hindi man masilayan, subalit may taong kinalugda ng ating mahal na Apo Kunching na tuwirang higit na pinadama sa akin ng Ama na siya'y buhay na aking pinaglilingkuran. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Lunes po, linggo ng gabi, ito po ang hiwaga. Sabi ko po sa Panginoon, sabi ko kay kapatid na Pearl, ayoko ipabatid sa mahal na Apo ang nararamdaman ko. Pinaiisip sa akin si kapatid na Myrna, si Jocel, or si kapatid na Anna. Sabi ko, minsan ko na itong naramdaman, subalit, hindi ito maaring haplusin ng hard. Yun po pala, hindi isang ordinaryo yung kagaya naramdaman ko dati. Sapagkat sabi nga ni kapatid na Pearl, kung bibigyan ka ng pagdalisan ng Ama na kagaya nung dati, hindi ka rin titigil sa ginagawa mo kung napag-apuhap na ng mga ganito, ako ang gagawa, kailangan akong gumawa. Alam niyo po, hanggang nung hapon po na yon, hanggang alas 10 ng gabi, inabot na 11:30, nag-text po ang anak ko, sabi niya, Ama, bigla kitang naalala, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi niya, kumusta ka na? Miss na kita.
lumuha ako noon bilang tao. Ang text ko lang sa kanya, nag-reply ako, anak, huwag mo ako lalahangin, okay lang ako, magpahinga ka na lang. Isipin niyo po, siyempre ang pipindutin ko lang doon yung reply, bakit naisend ko kay Apo Kunching? Buhay po ba ang Diyos? Doon ko po sa kanya na-send. Ngayon, nung nireview ko na po yung sent items, sabi ko, bakit hindi ko na-reply sa anak mo, sa anak ko, samantalang ang ni-reply lang ang pinindot ko. So, ibig sabihin, magte-text na lang ako noon. Nung sinend ko, Apo San ang nakalagay, kasi yung San po niya na number. Tapos nag-reply ang mahal na Apo. Tapos sinabi ko, mahal na Apo, kalooban po ng Ama na babatid ninyo. Maghapon po ako nakahiga, hindi ako makatayo. Yun po yung sabi ko po. Nung inabot na po na alauna ng madaling araw, doon na po umatake na siya para po akong mapaparalyze. Hindi ko po maigalaw ito, kunting galaw lang, abot hanggang puso para akong mapamamatay. Sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi niya, ibabangon kita. Nung binangon niya ako, sabi ko, hindi ko kaya. Emergency mo ako sa mahal na Apo. Tumawag po siya mga 4:30, sabi niya, magri-ring lang ako ng sandali at kapag kalooban ng Ama na pumunta ka, dadalhin kita. Purihin ng Ama, nagdadasal na po pala ang mahal na Apo nung oras na yon. Nung alas 3, may tinext daw po siya sa akin, hindi naman na-send. Kaya inabot po ng hanggang tumawag si kapatid na Pearl, hindi ko, wala pa akong na-receive sa kanya. Nung nag-emergency po kami. Nung dito na po, yun po, hinaplos. Tapos umuwi ako, bumalik uli ako at nagpabanyos. Alam niyo, para ako may osteoporosis nung araw na yun, nakaganyan po ako. Hindi pa ako makatayo. Pero pinipilit ko pa rin pong lumaban na lumakad sapagkat inaangkin ko po na hindi patakda na ako'y mamatay. Amen po ba yun? Alam niyo po, nung pagkatapos po noon, di sabi po ng mahal na, tinex po ako ng mahal na Apo. Nung gabi, dinala po muna ako ng aking mga kapatid na alagad, sila Jeff, yung mga iba po mga alagad, sila Jeff, at sila, marami po sila, sila kapatid na Marisa, si Jocel. Nung time po na yun, sabi ko, okay lang ako, masaya ako, para nakita, para sa dambana po ako nung dinalaw nila ako. So, balit nung time po na yun, bloated na po ako, parang gusto ko pong sumuka. Sabi ko, nasusuka ako na hindi ko maintindihan, pero wala akong nararamdaman. Hindi ko lang maigalaw yung katawan ko, basta nakaupo lang po ako. Alam niyo po, nung pag-alis po nila ng mga 7:30, o mag-8 na po yun, nung umalis po sila, tumawag po ang mahal na Apo. Sabi niya, mahal na Apo, kumusta ka na? Sabi ko, okay lang po ang mahal na Apo, okay lang ako, sabi ko sa kanya. Tapos dinulog na kita sa Ama, lumaban ka. Siyempre po bilang pagkatao, at bilang pagkatao, naramdaman ko po yung pagmamahal ng isang magulang, na naramdaman ko po yung garalgal ng tinig niya, na parang gusto ko na rin po umiyak. Sa isip ko bilang tao, bakit po kaya ang mahal na Apo parang may lumbay ang kanyang tinig? Sa isip ko lang, mamamatay na kaya ako? Ganun po yung isip ko. Tapos nung pagkatao, sabi, basta lumaban ka, mahal na kapatid ko, sabi po ng mahal na Apo, upo Apo, okay na po, magaling na po ako bukas. Alam niyo po, nung pagpasok ko lang po na yon, pinaalis lang po yung mga kapatid kong nauna, sila Terry, si Jocel, si Marisa, si Kapatid Josie, tapos po si Jeff. Pag sila po ang naiwan sa akin, siguro hindi pinahintulot ng Ama na silang maiwan, baka mataranta. Eto na po, pagtalikod po ng mahal na, ko sa mahal na Apo, nang tumawag siya, sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi ko, nanghihina ako, sabi ko sa kanya. Ilagay mo ako dito sa harap ni Divine Mercy, ilagay mo ako ng upuan, sabi ko sa kanya. Bago pala umalis si Jeff, inilagay muna yung upuan. Dito ka upo, tita. Oo, sabi ko, dyan ako upo, sabi ko sa kanya. Eto na po. Nung time po na yon, sabi ko, iba po na yung nararamdaman ko. Umaakyat po yung hangin na para ako nasasakal. Sabi ko, kapad na Pearl, dudumi ako. Siyempre po, nasaksihan ko po kasi yung mga bago mamatay, dumudumi ng marami. Yun po, isa po yun sa, siyempre po bilang tao. Sabi ko, Ama, sabi, pinipigil ko po yung dumi ko, sabi ko, ayoko madumi, o dumumi. Tapos sumutot ako sa ibang maamoy, siyempre po, nasaksihan ko po, marami na po ako nasaksihan na bago na namamatay, dumudumi sila ng marami. Eto na po kamo, sabi ko, kapag na-per, samahan mo ako, dudumi ako. Nung ando na po ako sa ano, ang baho po ng dumi ko, at talaga parang nilinis po ako. Tapos sabi ko, bilisan mo, ayoko na. Kasi iniisip ko po, baka dumi, diretso po yung dumi, hindi na po ako makatayo. Alam niyo po,
Nung pagkatapos na po na dumumi na po ako, lumakad lang po ako paglabas ng CR. Sabi ko, kapatid na Pearl, nadudumi na naman ako. Kinontrol ko na po, sabi ko, ama, hindi na ito sa iyo ah. Sabi ko ganun, ayoko pa, parang ayoko nang dumumi. Kasi pa nagtuloy-tuloy po yun, madedehydrate po ako. Tapos parang, kapatid na Pearl, dudumi na naman ako. Sabi, pigilin mo na lang, sabi, pipigilin ko. Sabi ko, hindi na ito sa iyo, ama. Sabi ko ganun, alam niyo po, nung umupo na po. Sabi ko, kapatid na Pearl, sabi ko, gusto kong sumuka. Isipin niyo po, yung planggana po na yun na pinaglagyan, kung hindi ako nagkakamali, makakasya po yung tatlong tabo. Dalawa pong ganun ang naisuka ko. Puro dumi, puro tubig na lumabas sa aking katawan. Hindi ko po alam kung paano lumabas yun, samantalang hindi naman doon kadami ang aking dinom. Hanggang nung sabi ko kay kapatid na Pearl, hindi ko yata mapagtatagumpayan ito, sabi ko sa kanya, kaya mo yan! Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, para akong sinasakal. At wala na, hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanya, kaya mo yan! Sabi niya, kaya mo yan! Teka, gusto ko sabihin sa kanya mag-init ng tubig, hindi na ako makapagsalita. Nung time po na yon. Hanggang dumating si kapatid na Marie. Kapatid na Marie, salamat sa'yo. Andun po, ginanap na po nila. Subalit ito lang po ang... Habang kasalukuyan po na, inaalay ko na po ang aking sarili sama, naririnig ko po ang tinig ng mahal na apo na dumudulog, umiiyak, na dumudulog. At pumikit na po ako. Inaalay ko na po sa kanya. Nung winagwag daw po ni kapatid na Marie yung katawan ko, at kinagat yung aking paa, sabi daw po ng pamangkin ko, yung si Angela, Ninang, wag mong kagatin yung paa ni Mami. Masisira yung cutix. Masisira daw po yung cutix ko. Masisira daw po yung cutix ko. Kaya bakit daw kinagat yung paa ko? Di sabi po nung bata. Yun daw po yung sabi sa kanila. Hanggang nung winagwag po ni kapatid na Marie na tumulo na po yung luha ko. Alam niyo po mga kapatid, sadyang hindi ko patakda. Sapagat pinanaligan po namin ang tinurang banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching na hindi ko patakdang mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pagdilat ng aking mata, dalawa po ang tingin ko kay kapatid na Marie at doon sa taas niya, mayroon pong isang nakaputing sutas, Jesus Christ yun, puting-puti sa likod niya at umiiling na ganon. Nung pagkaganyan, para ako nahismasmasan, sumindig ako kagad, sabi ko, bihisan niyo ako, giniginaw ako, gusto ko nang matulog. Eh bakit ka matutulog? Magpapahinga na ako, wag ka magpahinga. Akala po ni kapatid na Pearl, baka mamaya, mamatay po ako. Alam niyo po, purihin ang ama, nakakatawa po. Purihin ang ama, dakilain siya hanggang, ayun po, tumawag uli ang mahal na apo, walang humpay na pagdulog at pagtawag po niya. At nung binanyusan po niya ako kahapon, alam niyo po, bumaba ang Panginoon. Alam niyo po, yung bagong kulo, siguro mga 20 minutes lang na pinahinga na bagong kulo, hinalo po dun sa tubig. Nakatalikod po ako sa kanya, nakaganyan po ako dahil dito po ako binanyos. Kinalawkaw po niya yung tubig at sabi po niya sa akin, kaya mo. Nakapikit po ako. Alam ko po, hindi niya ako tatanungin kung hindi ko kakayanin. At alam ko po ang magbabanyo sa akin ng ating Panginoon. Tatlong beses po niya akong tinanong, kaya mo kapatid? Opo. Alam niyo po, napakainit po yun. Nakita niyo naman po, wala man lang akong marka na kahit na anong-ano na hindi ako napasok. Buhay po ba ang Diyos? At higit po, sabi po ni kapatid na Emma, Mami, nung binabanyos po kayo, nakaawang po ang isang pinto, sabi po ni kapatid na Emma, sumilip po ako, wala akong nakitang tao, kundi po tindamit na nagbubuhos sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At purihin ang Ama, simula po noon, naidiretso ko na po yung aking pagtayo. At alam niyo po, nung binubuhusan po ako ng mahal na Apo, sa pangalan ng ating Panginoon, para po niyang sinimento ang aking katawan. At minensahe po niya na inutusan po niya ang tubig, dugo at hangin na ikalat sa aking buong katawan. Ito po, nakatayo po ako sa gitna ninyo. Buhay na buhay. Ano po ang mensahe ng ating Panginoon? Magpakatatag po kayo. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo inaalaya ng salitang mainam ng mga aral para panghawakan po natin na ang salita ng Diyos ay walang pagkabula kailanman. Buhay po ba ang Diyos? At kanina po, yung huling banyos, purihin, dakilain ng Ama, mas mainit po, subalit mas matagal po yung pinahinga. Mas mainit po kanina. Sabi po ng mahal na Apo, kaya mo, kaya ko po mahal na Apo.
Binanyos po niya ako mula ulo hanggang talampakan. Alam niyo po, para pong nilindol mula dito hanggang ganyan na ibinagsak lahat ng dumi. At pinakita po niya yung naiwan doon sa banyos, lahat ng tinapon na dumi sa aking katawan. Mga kapatid, purihin dakilain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo. Pinatutuhanan ng Ama na sa Diyos na buhay na naglilingkod sa ating lahat. Amen po ba yun? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang gawaing ito hindi kalukohan. Ang gawaing ito ay nakabubuhay. At sa pamamagitan ng mga aral, yun po ang dahilan mga pasyente upang kamtin nyo rin ang kalakasan. Makinig po kayo sa mga aral ng ating Panginoon. At ito ang magiging sandata nyo sa puso nyo, sa isip nyo mula ulo hanggang talampakan upang ang lakas na nasa na ipabatid ng ating Panginoon inyong makamtan. At sa kaganapan, isa lang po ang humingi ako ng patawad sa Ama. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa Kanya sa pag-abuso ko po sa aking lupang katawan. Humingi ako ng tawad. Sabi ko kay Padre Pearl, kasalanan ko ito lahat. At binigyan ko rin ng positibo na pagninilay na pinatutuhanan lang ng Ama na ang lakas ng tao may hangganan. At kapag siya ang naghari, mawala man ang lakas mo, kaya ka pa rin niyang buhayin. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan na po ang higit po nating kamtin sa panahon ngayon na ang kagalingan ay hindi mula sa tao, kundi ang kagalingan ay mula sa ating Panginoon. At nananalig akong lubos na ang ikatlong araw na ito ng pagbanyos ko, kakamting kong lubos, magaling na ako. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat, mahal na kapatid. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos. Amen po ba sa mga anak na nagtitiwala at nananalig ng tapat sa Kanya? Kailan may di niya pababayaan sa klolo niya idaratal niya? Sa taong kinalugdan niya sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, mararamdaman nating buhay na buhay siya. Amen po ba? May masasayang po ba sa pagtanggap niyo? May masasayang po ba sa pagtitiwala niyo? Walang-wala po sapagkat tayo rin po ang makikinabang nito. Maraming maraming salamat po sa mga nagbahagi sa araw na ito. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.